matutusok yung isang onggoy na kukuha ng paing dito sa ilalim ng buho na ito sa kawayan. Ilagay natin yung saging doon, kukunin niya, matutusok siya dito. Ngayon, i-demonstrate ko kung paano mag-function itong pangtusok na ito. Ang matusok sa kanya, dibdib. Kasi pag hawak na yung saging dito, madidibdib siya. Ito yung tripwire. Andun yung saging. Hihilain niya, magre-react. Didemonstrate ko kung paano mag-function itong trap ng onggoy. Ngayon, kung makikita ito, yung hawak-hawak ko, ito yung magpapagana. Kung makikita ito, yung hawak-hawak ko, ito yung magpapagana ng trigger. At dito ko ikakabit yung trigger mechanism niya. Ito, itong hawak ko, ito yung trigger. Yano ko itong kahoy na malakas. Sagli lang. Okay. Medyo na tuyo dahil sa katagalan din. Kaya ayusin ko yung pagtali ko. Yung tripwire niya. Idudugtong ko. Dahil sa katagalan din. Sa kwan, natutuyo din yung uway. Yung ratan. Nagsusulinder din. Pero kaya pa. Ito talaga kailangan maintain na chichick up natin bago kung may bisita naka-ready lagi. Ito kailangan safety ka pa rin kasi ito papaluin na yung mukha mo. Kaya mag-ingat pa rin. Ganon. Yan ko yung trigger niya. Kunin ko itong trigger housing. Lagay ako dito. Trigger housing na connected doon sa panel. Ito, trigger housing, connect. Ito. Ito yung trigger housing, ito yung trigger, island firing pin. Ilalagay ko dito. In-air touching ko siya para madaling mag-react. Ngayon, kung masundan niyo itong tripwire nakapaloob sa gitna ng kawayan. Sa butas ng kawayan, doon nakatali yung saging. Lagyan natin ng tatlong saging doon sa ilalim. Ngayon, pupunta siya dito. Saan pa niya hugutin? Ito man lang pinakamalaking butas. Maliliit man na butas ito, hindi niya makawakan. Kukunin niya yung saging sa ilalim. Pero safety pa rin para hindi tayo madisgrasya. Kung baka halimbawa ito yung onggoy, kukunin niya yung saging dito. Magre-react. Magkikita nyo yung itong tusok, magre-react siya. Ganon yun, kasimple. Natusok yung onggoy. Ito na. Delikado. Kailangan mag-ingat. Ngayon, ito na. Titingnan nyo kung paano matusok ang onggoy dito sa dibdib. Dibdib ang matusok sa kanya. Sample natin. Onggoy yan. Hilain na itong saging. Nakatali yung saging sa tripwire. Matutusok siya. Ito yung magtutusok sa onggoy. Ito. Itong matulis na ito. Ganun yan. Pwedeng ito ang ibala natin dito. So ito, paano ginawa? Ito, kung makikita ito, paglaruin natin yung isip, common sense, ito, kawayan. Kuha tayo ng buho na kawayan, tulisan natin. Ito, ituturo ko, itinali ko dito. Itong steak, itinali ko dito sa kahoy. Kung makikita nyo, ito yung ratan, tinali ko dito. Yan ang nakakawak itong steak na ito.
ito, tulisan natin ito. Kailangan matulis yan. Ay, simple. So, paano ginawa itong improvised monkey bit trap? So, paano ginawa itong monkey cage trap? Ay, monkey improvised trap? So, paano ginawa itong improvised monkey trap? Okay. Tapos, ito ang mga kailangan. Ito yung mga kailangan. Una. Kawayan. Kahoy. Saka, itong mga kahoy. Maraming kahoy dito. Maliliit na kawayan. Buho. Para gawin natin na pangtulis. Pwede rin yung kawayan, biyakin mo, tulisan mo siya. Ngayon, yung mga baging, ratan, yung pangtali dito, kailangan naka-permanent siya. Naka-mount yung pwedeng babaan ng monkey na naghahanap ng pagkain. Kailangan hindi siya na katago. Kung na, 'di ba makita 'yung nakatago dito yung banana na paing. Pero maglagay tayo dito para ma-attract yung monkey para malapitan nila yung pagkain dito. Pero makikita nila yung kuwan kasi nakausli dito yung banana na pagkain ng onggoy. Ito lang, simple. Pangtali. Isa, dalawang meter ito. Itong kahoy. Tinali ko dito. Tapos naglalaro siya na nagba-bounce. Tapos itong live nung gawin pang tulak, parang pang bigwas na magtulak itong may sima na improvised na kawayan. Ito. Ulitin ko, tinali ko dito. Tapos naka-fix siya, may guide siya dito na kwan. Tinali ko din itong maliit na boho para naglalaro siya na one direction, straight siya. Kasi kung wala ito, iba-ibang direction yung itong pangtusok. Dapat may guide siya. Kung makikita nyo, ito yung guide. Pinaka-chamber niya, naglalaro lang siya dito. Straight na straight sa dibdib ng onggoy. Matutusok din yung onggoy, masakit din yun sa dibdib niya, baka hindi makabangon. So, yun lang, simple lang pag-ano dito, paggawa. Tapos maglagay ka sa ibabaw ng kawayan. Maglagay ka dito ng kawayan, itali mo, butasan mo din ng kwan para makita nila yung saging doon at saka dito. Ito, nakatali dito yung saging. Mahuhugot at mahuhugot nila yung saging dito. Kaya may tendency na mag-react yung kasi ito nakakunik tado sa trigger mechanism doon. Mahihila nila. Ito pang brace. Naka-connect din siya dito sa kahoy na ito. Para matibay. Kahit i-ganon mo, matibay siya. Tinali ko dito. Tapos itong kawayan. Kailangan din ng kawayan na medyo malakalaki para maliwanag na makita yung paing sa ilalim na saging. Yung saging, itatali mo dito sa tripwire. Ito, nakakuan man yan. Pero be careful lang. Kasi alam niya, hindi walang sagabal eh. Kaya lalapit at lapit siya kasi may apakan siya dito. Na kukunin niya yung saging dito. Kaya pag mag-react yung trigger mechanism natin doon, itong kahoy, itutulak na itong may sima na fungi stick. Ang purpose nito, para maganda yung position ng monkey na kasi gutom na gutom siya para dito, ang purpose nito, dito umapak yung monkey para makuha na yung magandang direction ng pagkain niya dito sa butas. Ang purpose itong dalawang kawayan ay apakan ng onggoy para abutin yung pagkain na saging dito sa butas ng kawayan. So